Damn. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And of course, for today's video, may gagawin tayong honest review. And this product is a slimming coffee. I don't know if slimming coffee ba talaga siya, but as far as I have seen sa mga feedback, nililabel talaga nila siya as slimming coffee. Kung kilala nyo si Moira De La Torre, bakit nagtataka kayo kung paano siya pumayat? And I don't know if siya ba yung CEO or ano lang siya, ambassador or model or what. Pero kasi napapansin natin na pumayat talaga si Moira. And so far sa research ko, siya yung nag-endorse ng product na to. Okay? So, if you get to see my previous video, yung ginagamit ko talaga for slimming is yung Lishu coffee. You might as well check that if talagang ano, if curious kayo kung ano ba talaga yung Lishu coffee. And honest review ko din yun. And yun yung matagal ko na ginagamit. So since medyo yung product na to is nahahype na siya mga for the past few months, nakikita ko din siya sa other platforms like TikTok, Facebook, here in YouTube, na curious ako. So nagpahinga ako ng 1 week sa Lishu, and then yung product na i-review natin is tinry ko talaga siya. So, without further ado, introducing to you guys the Bon Vita or Bon Vita. Ito yung itsura ng box niya on hand. Ito. Yan siya. Yung sachet niya naman is ganito yung itsura. Yan. So, nag-iwan talaga ako ng isa para lang may maipakita ako sa paggagawa ko ng video. Okay guys, you can go ahead and check online sa mga ingredients niya, sa mga kung ano ba yung meron sa pagbuo ng product na to. Kasi this video is purely, ano lang, purely honest review lang based on my experience. Okay, so yung product na to pala guys is meron siyang 10 sachets inside. So good for sa akin, good for 10 days lang siya. Pero yung iba kasi, iniinom nila siya ng 2 times a day. And ako, ayoko nang ganun. Pag may slimming talaga, ayoko nang nagto 2 times a day. 1 sachet a day lang ako. So, sabi dito sa product, 15-in-1 mix na siya. And hindi ko alam kung anong meron doon sa 15. Pero so far kasi, yung nakikita ko lang dito talaga sa main box niya is yung L-carnitine, Garcinia, Cambodia, and yung stevia. Hindi natin makakalimutan yung disclaimer na hindi po tayo professional dietitian, doctor, nurse, whatever. Hindi po tayo professional, okay? So, lahat po nang sasabihin ko dito sa video na to has nothing to do with the product. Pero lahat po nang sasabihin ko will be based on my own experience. And lahat po nang meron ako na experience, I take full responsibility with my own body and with the things that I have been doing with this products. Guys, gusto ko lang din ipa-remind sa inyo na yung mga pwede lang pong mag-take ng product nito is adults lang po, starting from ages 19 and above. So that's a good thing din as well, kasi sila talagang alam nila and honest sila sa kung sino lang ba talaga yung pwedeng mag-take ng product nila. Unlike dun sa mga ibang slimming coffee na hindi nila sinasabi, ang iba sinasuggest nila 17 below, which is so not realistic. Pero eto, aminado silang 19 and above lang talaga yung pwedeng mag-take nito. Hindi din siya suggested para dun sa mga lactating moms. I am so sorry, hindi po pwede sa inyo to. Let's go ahead na sa aking journey sa pag-take ko ng coffee na to. Okay? So first sachet, napansin ko talaga na mabango naman siya. Amoy kokwa siya na may coffee talaga. And ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya is sobrang tamis niya na hindi ko talaga bet. Tapos kasi ako kasi pag nagkakape ako, ayoko yung sobrang tamis, ayoko yung sobrang pait, ayoko na sobrang matabang. Pero ito kasi talagang nag-exceed siya dun sa sugar level ko. I don't know if pag na-try nyo siya, if okay lang sa inyo, if mahilig kayo sa matamis. Pero ako kasi hindi ko bet yung tamis niya. But according to them, it is okay lang naman daw kasi nga stevia naman yung gamit nila, which is okay kesa dun sa regular na sugar na ginagamit natin kasi it's a
parang herbal na din tong leaves na to. Kaya lang yun, hindi ko bet talaga yung sobrang tamis niya. As I was taking from first sachet up until ninth sachet, okay, eto na yung napansin ko. After a few hours mong i-take, yung isang coffee is mga siguro 4 to 5 hours, magko-call of nature ka na, as in, masi-CR ka na mga tea, okay? And sa akin, hindi ko gusto yon kasi nga nag-work ako and tinitake ko siya panggabi kasi nga yung work ko is lagi akong panggabi and I expect this coffee na gisingin niya ako, hindi para istorbohin niya ako, and yun yung hindi ko nagustuhan sa kanya. I don't know if may laxative tong coffee na to, but I feel like meron talaga siya. Kasi pag tinitake ko siya after a few hours, masi-CR ka talaga. And yung parang yung pain na binibigay niya sa akin is same with BioFit tea. And as someone like me na sobrang baba lang ng pain tolerance, I don't highly recommend it. Lalo-lalo na dun sa mga katulad ko na nag-work sa gabi and gusto talagang mag-coffee kasi pampagising. Tapos, hindi ka pwedeng mag-leave agad sa work mo kasi nga may mga specific break time lang naman tayo. And pag titake mo siya talaga, hindi mo siya pwedeng pigilan kasi masakit sa tiyan and talagang i-urge ka niya na ilabas mo. So, if you are a stay-at-home mom, if wala ka ng mga lakad, siguro I think pwede naman sa inyo to. But once again, be observant sa katawan nyo and syempre ibibase nyo din siya sa pang daily lifestyle nyo din. And when it comes to its claim naman na appetite suppressant siya, guys, sadly for me, hindi siya nag-work, hindi siya effective sa akin. Kasi napansin ko habang tinitake ko siya for 9 days, nagkikrave ako lalo ng maalat. Since nga sabi ko sa inyo, parang sobrang tamis niya kasi para sa akin. So parang in a way for my body to fight it is nagkikrave ako ng maalat. And yung mga rice ko, yung mga lamon ko, hindi talaga siya nababawasan. Lalo lang akong na-urge na kumain. Unlike dun sa Licio Coffee na parang lahat na lang ng pagkain nire-reject talaga ng ano ko, ng katawan ko and ng panglasa ko. Parang wala talaga akong gana kumain. Then napansin ko sa kanya, guys, if you think that this coffee will help you be awake, no. Kasi napansin ko sa kanya, sabi ko nga panggabi ako. So tinitake ko siya usually before my shift, like 30 minutes before my shift. Yung work ko kasi is from 10 p.m. to 7 a.m. So siya, napansin ko sa kanya na lagi akong inaantok. Hindi ko alam kung bakit, siguro dahil dun sa mga ingredients niya na mga yung iba kasi herbal na. Kaya instead na magising ako, lagi akong inaantok. Kaya hindi ko talaga siya bet ipanggabi ka iti-take mo to. And hindi din kasi pwedeng morning ko siya i-take kasi yun din yung time na matutulog ako. And if magre-release ako, syempre magigising ako and usually pag ganun kasi hindi na ako nakakatulog ulit. So yun lang, guys. If i-rate ko yung product na to from 1 to 10, bibigyan ko siya siguro ng mga 7 lang. Kasi hindi ko siya nakitaan talaga ng effect sa akin. And napansin ko medyo nag-gain weight ako. So sayang, parang sinayang ko yung 1 week na ano ko, na paglulose weight ko by taking the Licio Coffee. I think para dun sa iba naman na gusto ng safe na slimming coffee, pwede nyo naman talaga siyang i-take. I-recommend naman siguro siya sa inyo and I personally. Kasi FDA approved naman siya and madami din naman siyang studies talaga na pinagdaanan and nire-recommend siya sa Philippines. So yeah, pero still hindi pa din machi-change yung 7 out of 10 ko. Kasi when it comes to my bloatedness and constipation, maybe it worked, but then again, hindi perfect timing yung ano niya sa akin, yung ingredients na yun para sa akin. Kasi yung purpose ko talaga sa slimming coffee is yun nga, yung pwede ko siya i-take ng gabi while mag-work ako na hindi ako aantukin and hindi ako mai-istorbo by calling of nature dahil din nga dun sa parang laxative niya. So
Maybe hindi siya hiyang sa akin, but hiyang siya sa inyo. Once again, be observant sa sarili nyo, sa katawan nyo. And of course, if you notice that there will be a lot of complications, ayan, magpa-consult mo na kayo sa doctor nyo, guys. I will be ending my honest review sa Bonvita or Bonvita for today. And of course, if hindi siya hiyang sa akin, baka hiyang siya sa inyo. Huwag po kayong bibili sa mga fake product ng Bonvita or Bonvita. Madami na po palang kumakalat na mga fake ngayon. Pero ako kasi, sure ako na legit talaga yung mga pinagbibilhan ko. And ilalagay ko yung link dyan sa my description box if gusto nyo siyang itry. Alright, so guys, please don't forget to hit that like button, subscribe, and the notification bell para lagi kayong update if may i-upload na tayo ng honest review products naman for the next following days. Yun lang guys. Bye and God bless!